Kumusta mga kamata? I'm back again para sa mga kwento na masisiyan ka na, mapupulutan mo pa ng kaalaman. O diba bongga? Siguro familiar sa inyo ang pangalang Sherlock Holmes, ang pinakapopular na detective sa buong mundo dahil sa kanyang natatanging talino, pagbabalat kayo at diskarte sa paglutas ng mga misteryosong kaso. Kaya lamang ang perpektong detective na pinapanood ng karamihan ay gawa lamang ng malikot na imahinasyon ng isang Scottish doctor na si Arthur Conan Doyle noong 1887. Gayunpaman, sinabi rin ng doktor na may isang tao na naging inspirasyon sa kanya para mabuo ang karakter ni Sherlock Holmes. At ito ay si Jerome Caminada na isang pulis sa Manchester, England. Kung yung probinsyano na pulis na si Cardo Dalisay ay hindi malutas-lutas ang isang kaso sa loob ng maraming taon, ibahin nyo si Jerome Caminada dahil nagawa niyang malutas ang mahigit 1,000 kaso sa loob lamang ng ilang taon. At ito pa ang matindi rito mga kamata. Lahat ng mga kriminal sa mga nalutas niyang kaso ay rihas na lang ang nahihimas. Ibig sabihin, kulong lahat ng hindi na kailangan ng task force agila. Sa pagpapatuloy, malalaman natin kung paano niya ito ginawa. Ano ang meron sa Manchester City? At syempre, ano ang kwento ng taong ito? This is Kamatay Story kaya hindi na natin patatagalin ito. Let's do this! Pinanganak noong 1844 si Jerome Caminada sa Dansgate. Ito ay parang isang squatter na lugar sa kanila noon sa England. Nagsimulang magtrabaho bilang isang engineer bago makasali bilang pulis ng siyudad ng Manchester noong 1868 sa edad na 23 taong gulang lamang. Sa unang 2 taon ng kanyang panunungkulan ay isang malaking hamon para kay Jerome Caminada. Parang ang nangyari kasi ay isang tao laban sa lahat ng kriminal sa siyudad. Mga pulpul yung mga kasama niyang pulis, kumbaga si Jerome lang ang may third eye sa mga pulis. Dahil siya lang ang nakakakita sa mga mamamatay tao, kawatan, mandurugas at mga mandurukot. Sa mga kasama niya, ito ay mga invisible o hindi pinapansin. Dahil ayon sa mga ito, kahit hulihin mo man ang isa, ay mapapalitan lang ito ng 2. Kaya useless lamang ang gagawin na hakbang. Mga batugan talaga. Pero kahit ganun ay gusto ni Jerome baguhin ang siyudad ng Manchester, England bilang isang mapayapa na tirahan. Ang siyudad ng Manchester, England noon ay kilala bilang pugad ng mga kriminal. Maiikumpara ito na parang nakabukas na bilibid prison sa atin. Malayang naglalakad sa kalye ang mga mamamatay tao, tulisan, kawatan at marami pang mga tutok hangin kung si Pangulong Duterte pa ang presidente doon. Tanging si Jerome Caminada ang naglakas ng loob para tugisin ang mga ito. Kaya naman bago sumapit ang taon 1888, si Jerome Caminada ay nakamit ang national na reputasyon dahil sa ito ang responsable sa pagkakulong ng 1,225 kriminal at pagsarado ng 400 na bahay na may anomalyang mga nangyayari kagaya ng prostitusyon, pasugalan at illegal na droga. Dahil nga dito, si Jerome Caminada ay na-promote sa pagiging inspector. Higit sa lahat, na develop sa pagkatao ni Jerome ang mga natatanging talento dahil siguro sa araw-araw niyang paglutas sa iba't ibang kaso. Kung saan kaya niyang mamemorya ang mukha ng isang tao kahit pasaglit niya lang itong masulyapan. Bukod pa roon, nagiging magaling at sanay din ito sa pagbabalat kayo. Ang mga talento na ito ni Jerome Caminada nga ay nasubok ng isang misteryosong kaso noong February 1889 sa Manchester City. Isang John Fletcher ang natagpuan na patay habang nakasakay ito ng kalesa. Ang nakapagtataka ay wala man lang itong sugat o bakas ng panglalaban. Ang driver ay mariin na sinabi na buhay pa ito nang sumakay sa kanyang kalesa. Pero ganun pa man, kinuli pa rin ito sa akto ang nasabing driver at kinulong sa kabila ng kanyang mga palusot.
Ngunit si Jerome Caminada ay hindi agad inisip na case closed na ito. Kalauna na pag-alaman na may na-trace na chloral hydrate sa labi ni John Fletcher at ito ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Yung ibang detective na kasama ni Jerome ay bumuo agad ng konklusyon na maaring gumagamit talaga ang biktima ng nasabing droga para panggamot sa kanyang iniindang insomnia. At nang nahalo ito nang uminom ng alak si John Fletcher, naghalo ito sa kanyang tiyan at agad nagkaroon ng reaksyon dahilan upang ito ay makitilan ng buhay. Napakamot na lang kahit hindi makati sa kanyang noo si Jerome Caminada sa naging konklusyon ng kanyang mga kasama. Siya na lang ata ang naniniwala na ito ay isang sadya na pagpatay. Alam kasi niyang ginagamit ang chloral hydrate bilang pandroga sa mga underground fighters. Naisip niya na maaring konektado ang mga ito, lalo na nang nalaman nito na si John Fletcher ay isa sa magaling na fighter at may matibay na paninindigan. Hindi ito pumapayag na ibenta ang kanyang mga laban. Kaya sa pagkakataon na iyon, alam na ni Jerome Caminada na sadyang pinainom ang droga para malango ito, pero na-overdose ang biktima at nasawi. Sino kaya ang salarin na naglagay ng droga sa kanyang inumin? Yan ang kanyang natitirang tanong na kailangang masagot. Pinuntahan ni Jerome Caminada ang isang lugar na kung saan nangyayari ang illegal na pustahan. Nagpanggap bilang isang pupusta si Jerome. Nagsuot pa talaga ito ng naaayon para sa lugar na kanyang pupuntahan. Hindi siya si Cardo Dalisay na sugod ng sugod lang. Kailangan ni Jerome Caminada na mag-ingat sa kanyang mga gagawin na hakbang para hindi panghinalaan at mabugbog. Sa kanyang pagtatanong ay nalaman niyang pag-aari ng isang Charlie Parton ang malaking bar na yon at manugang ito ng biktima. Pagpasok niya sa loob, isang simpleng inuman lang at isang maliit na radyo na nakalagay sa gitna ang bumungad sa kanya. Pero may biglang lumapit sa kanya at nagtanong kung kanino niya ipupusta ang kanyang pera. Doon naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang kulang na lang ay makakuha ng ebidensya o testigo para maipakulong ang kanyang suspect. Pumunta si Jerome Caminada sa Liverpool kung saan binibenta ang chloral hydrate. Ayon sa nagbebenta, may isang binata nga ang gusto sana na bumili ngunit hindi pinagbintahan dahil wala itong sapat na papeles. Pero sa sumunod na gabi ay bigla na lang nawalan ng isang bote ng chloral hydrate ang may-ari ng tindahan. Agad hinuli ni Jerome Caminada ang binata na tinutukoy na walang iba na si Charlie Parton. Tumanggi man ito nung una ngunit nang maglaon ay inamin din ito na siya nga ang naglagay ng droga sa inumin ng ama ng kanyang asawa. Ngunit para lang sana malango ito at matalo sa laban dahil nalulugi ang kanyang negosyo sa tuwing may boxing match kasi si John Fletcher halos lahat ng kanyang customer ay pumupusta rito at palagi nga naman itong nananalo. Gusto lang ni Parton na makabawi sana kaya pinakiusapan niya ang kanyang ama na magpatalo minsan ngunit hindi siya nito pinagbigyan kaya naisipan niyang haluan ang inumin nito ng droga pero nagresulta ito sa pagkasawi ng fighter na si John Fletcher. Dahil napatunayan sa kanyang krimen na ginawa, si Parton ay hinatulan ng bitay. Ngunit binawi ito at ginawa na lamang na habang buhay na pagkakulong. Sa sumunod na mga taon, ang talento ni Jerome Caminada sa paghuli ng mga salarin sa iba't ibang krimen ay parang naging maalamat o hindi ka panipaniwala dahil nagagawa niya ang mga ito sa mabilis at epektibong pamamaraan. Hindi talaga nito tinatantanan 24 oras ang kaso, walang tulugan hanggat hindi ito nalulutas. Dahil ayon sa kanya, habang pinapatagal mo ang paghuli sa isang kriminal, mas lalo lang lumalaki ang tsansa na makakagawa naman ito ng bagong krimen. Sa totoong buhay ay naging idolo ng marami si Jerome Caminada, lalo na sa Manchester, England, na tuluyan ngang naging mapayapang lugar. Dahil sa laging puyat at labis na pagtatrabaho, nalimutan siguro ni Jerome Caminada na tao lang siya at hindi robot. Kaya tuloy naging maaga ang kanyang pamamaalam sa mundo sa edad lamang na 70 taong gulang noong 1914 sa kanilang bahay mismo. Yun lang ang hindi niya mahuli-huli ang higaan para makatulog. Pero ngayon, tulog na siya panghabang buhay.
Pero ganun pa man, nanatiling inspirasyon si Detective Inspector Police Jerome Caminada hanggang sa kasalukuyan sa karakter ni Sherlock Holmes bilang isang alagad ng batas na maaasahan. At dito nagtapos ang isa na namang kamatay story natin, at huwag kalimutan na mag-like, share, comment at subscribe sa channel na ito. This is Leonmata, hanggang dito na lang. Salamat tayo.